Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Itago niyo ako sa pangalang Chena. At magbabahagi rin ako ng kwento sa inyong channel. Karanasan ko po ito noong nasa high school pa lamang ako at kasama pa namin yung aking lola Estancia. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Bicol at mga bandang 2000 lang nang mangyari ito. Buhay pa yung lola ko noon, ngunit nagdaramdam na nga ng malubang sakit sa kanyang baga. Mahilig po kasi itong manigarilyo noon at umiinom rin ng alak, kaya siguro malaki yung naging epekto noon sa kanyang katawan. Sa kadahilan ng meron ngang sakit si lola, todo bantay kami ng aking mga magulang sa kanya, lalo na at hindi nga siya nakatira sa bahay namin, kundi sa kanyang kubo ng yumao kong lolo. Ayaw kasi niyang iwan yon upang lumipat sa bahay namin na katabi lang din ang kanyang kubo. Gayong araw-araw daw niyang maiisip si lolo. At naroon pa raw yung kanilang mga alaala. Ilang ulit na rin naming ipinaliwanag kay lola na hindi naman mawawala yon kahit lumipat siya ng bahay namin. Wala na rin kaming nagawa pa noon kung hindi yung bantayan na lang ito, lalo na tuwing gabi at kapag inaatake siya ng kanyang hika. Nakakalakad pa ng mga panahong yon si lola kahit na mabilis siyang hingalin dahil nga sa kanyang sakit. Malimit siyang nakatambay sa may tapat ng kanyang bahay habang hinihintay yung itim na aso ng aming kapitbahay na tawagin naman po nating Aling Nora. Kapag umaga kasi, hinahayaan lang nila ito at kapag gabi ay pinapabalik sa sarili nitong kulungan. Talagang mahilig lang sa aso itong si lola. At tawagin po nating Blackie yung aso na nagpapasaya nga sa kanya noon dahil madalas nga itong mapunta sa kanyang kubo. May kalakihan po itong si Blackie dahil siguro sa lahi nito. Ngunit malambing po ito at mabait. Malimit itong nakikipaglaro kay lola habang kinakausap niya ito. Kaya kahit papano, laking pasalamat namin dito gayong pinapasaya nga nito si lola. Pero lumipas po yung mga araw at linggo noon at napansin namin na nanghihina na nga yung katawan ni lola. Madalas na rin itong atakihin ng kanyang hika, kaya nagpabalik-balik na rin po kami sa ospital. Dahil nga doon, napansin ko rin na tila nalulungkot itong si Blackie, lalo na kapag hindi nga niya nakikita yung lola ko. Maging si Aling Nora ay napansin din yung bagay na iyon sa kanyang alaga, kaya labi siyang nag-aalala para sa kanyang alaga at pati na rin kay lola. Nang makauwi na nga si lola sa kanyang kubo galing sa ospital, hindi na nga nakakaya ng kanyang katawan yung bumangon, kaya't hindi na rin po ito nakakatambay sa labas ng kanyang kubo. Sa kadahilan ng yun din, natuto naman si Blackie na pumasok sa kubo upang dalawin yung matanda. Sa tuwing hindi nga niya nakikita si lola sa labas ng bahay nito, pumapasok na lamang siya sa kubo na hinahayaan din naming nakabukas yung pinto para makapasok rin ito. Paminsan-minsan nga ay pinupuntahan ni nanay upang tignan si lola at maging yung aso kung ano nga bang ginagawa nito roon. Kwento pa nga ni nanay nang minsan daw niyang silipin si lola at si Blackie doon sa loob ng kubo. Naabutan nga niya yung asong yon na nakahiga lang sa may tabi ni lola. Mahimbing daw yung tulog nito na animoy komportable nga ito sa kanyang hinihigaan. Hinayaan na lang daw ng aking ina dahil kinahapunan ay umuwi din naman ito sa bahay ni Aling Nora. Mula nga noon, tuwing nakikita naming pumapasok ng kubo ni lola itong si Blackie, ay hinahayaan lang po namin yon. Maging si Aling Nora, hinahayaan na lang din yung kanyang alaga at hindi na nga niya hinahanap kung sakaling hindi niya ito makita. Lalo na't umuwi rin naman ito bago dumilim. Nagdaan pa nga yung ilang mga linggo at ganoon pa rin yung sitwasyon ni lola. Inaalagaan na lamang namin ito dahil hindi na nga siya nakakabangon. Payat na rin po ito noon at medyo nahihirapan na siyang huminga. Ngunit nakikita pa rin namin sa kanya na lumalaban ito. Nakikita pa naming napapangiti si lola, lalo na kapag dinadalaw siya ni Blackie
na siguro ay tinuturing din niyang kaibigan. Hanggang sa isang gabi noon, habang gumagawa ko ng aking takdang aralin sa may sala, napansin kong tila may gumagalaw sa pinto ng kubo ni Lola. Maliwanag po kasi noon yung bilog na buwan, kaya kahit papano ay natatanaw ko kung sino o ano ang nasa tapat ng pinto ni Lola. Nakita kong tila isang aso yung naroroon. Kaya't naalala ko agad si Blackie, gayong kulay itim rin po yung aking natatanaw. Nangunot pa nga yung aking noo dahil napapaisip ako kung ano nga bang ginagawa ni Blackie ng ganoong oras sa pinto ng kubo ni Lola. Saktong ako lang nga yung mag-isa ng mga oras na iyon. Dahil si nanay naroon din sa kubo ni Lola na malamang ay nakatulog na rin. Narinig kong tila kinakaluskos ng aso yung pinto ng kubo. Naanimoy nais nga nitong pumasok. Kaya't naging kumbinsido na rin akong si Blackie nga yung asong yon. Ang ipinagtataka ko lamang din po noon, kung si Blackie nga ito, bakit parang lalo po yung lumaki? Nagpatuloy yung pagkaluskos ng nasabing aso sa may pinto ng kubo. Hanggang sa narinig ko na umuubo na nga si Lola. Sa pagkakataong yon, tila lalong nadagdagan yung pagnanais ng aso na makapasok sa kubo. Kaya't hindi na nga ako nagdalawang isip ang lumabas ng bahay namin noon upang puntahan na nga sana ito. Nang makalabas ako ng bahay, hindi ko alam pero ramdam kong may kakaiba sa paligid. Bigla ring bumilis yung tibok ng puso ko noon sa hindi ko malamang dahilan. Pero kahit na ganoon, ay hindi ko na lamang pinansin yon at nagpatuloy ako sa paglalakad papalapit sa kubo ni Lola. Nang medyo malapit na nga ako doon, tinawag ko yung pangalan ni Blackie na para bang pinapalapit ko nga ito sa akin. Napahinto pa nga ako sa paglalakad dahil natigil sa pagkaluskos yung asong yon. Pero hindi po ito lumingon. Bagkus, napatigil lang siya sa kanyang ginagawa at nanatiling nakatayo roon. Hindi man lang gumagalaw yung buntot nito na para bang wala sa kanya na tinatawag ko na nga siya. Dahil doon, nagtaka ko gayong kapag tinatawag ko si Blackie ay mabilis po itong lumalapit habang kumakaway-kaway pa yung kanyang buntot. Muli kong tinawag yung pangalan ni Blackie. At sa pagkakataong yon, nagulat nga ako sa sumunod na mga nangyari. Narinig ko kasing napapaangil yung asong yon, kaya't natakot ako habang bahagyang napatras. Hindi pa rin ito tumitingin sa akin kaya't kinabahan na nga rin ako. Walang ano-ano, bigla itong tumakbo papalayo, kaya't sinundan ko na lamang siya ng tingin. Napansin ko nang mas malaki pala ito kay Blackie. Kaya't napaisip na nga po ako noon. Noong mawala na nga ito ay napakibit-balikat na lang ako at hindi na rin yon pinagtuunan pa ng pansin. Binuksan ko na lamang yung pinto ng kubo at pumasok. Naabutan kong mahimbing na ngang natutulog yung nanay ko at pati na rin si Lola. Hindi na rin po ito umuubo. Kaya't nagpasya na lang din akong bumalik sa bahay upang ipagpatuloy yung aking ginagawa. Hanggang sa matapos ko nga noon yung aking takdang aralin, ay hindi ko pa rin nakita ang bumalik yung asong yon. Hindi ko na lang sinabi kay nanay ang nakita ko ng gabing yon. Nang mga sumunod na araw, tuwing nakikita ko nga si Blackie ay tinatawag ko ito. At mabilis po itong lumalapit sa akin habang kinakaway pa yung kanyang buntot. Sa kadahilan ng yon, naalala ko nga yung asong nakita ko ng gabing yon. At maging yung naging reaksyon nito nang tawagin ko ito. Napatanong pa ako sa aking sarili, kung si Blackie ba talaga yung aso noon noong nakaraang gabi. Nakumpirma ko na lamang noon na hindi nga si Blackie yung asong yon. Nang isang gabi ay muli ko nga itong nakita. Nang gabing yon din, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kakatwang karanasan. Mga bandang alas 10 po yun ng gabi at patapos na ako sa aking ginagawa. Habang inaayos ko nga po noon yung aking mga gamit sa aking bag, nakarinig ako ng pagkaluskos sa labas ng bahay, kaya't napadungaw kaagad ako sa bintana. Nang makadungaw na nga ako, napagtanto kong nagmula yun sa kubo.
Nang maisip ko nga yung asong nakita ko noon, dali-dali akong lumabas ng bahay namin upang puntahan yung kubo ni Lola. Nung nasa labas na nga ako, nakita ko nga yung aso na inakala kong si Blackie. Nagdahan-dahan ako sa aking paglalakad, lalo pa at natatanaw kung tila pinipilit na buksan ng asong yon yung pinto ng kubo ni Lola. Nang bahagya itong bumukas ay napatingin nga ito sa kanyang paligid. Kaya't mabilis nga akong nagtago. Hindi ako nakita nito. Binalot ako noon ng takot nang makita ko rin na hindi normal yung mga mata nito. Dahil pulang-pula yon na nagliliwanag sa dilim. Noong mga oras na yon, batid kong hindi si Blackie yung naturang aso. Kaya't nabahala ako. Lalo na nga nang buksan na nga nito yung pinto ng kubo ni Lola. Hindi ko alam yung gagawin ko noon dahil nanginginig yung aking tuhod dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Sinikap kong umalis sa pinagtataguan ko at saka patakbong bumalik sa bahay. Sinubukan kong gisingin si tatay noon at saktong pagkamulat nga niya ng kanyang mga mata ay narinig naming sumigaw si nanay doon sa kubo ni Lola. Dali-daling kumuha ng itak yung tatay ko noon at patakbo kaming tumungo ng kubo. Malapit na kami noon sa kubo nang makarinig kami ng pag-angil mula sa loob. Muling sumigaw noon si nanay. Kaya't nagpatuloy na kami ni tatay sa aming pagtakbo papasok doon sa kubo. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok, nagulat kami dahil tila nagmamadaling lumabas ang malaki at itim na asong nakita kong pumasok doon. Napatingin pa nga po ito sa amin. Kaya't napatigil yung tatay ko sa kanyang pagtakbo. Narinig ko pang tinawag niya yung pangalan ni Blackie. Napailing ako noon at sinabihan yung tatay ko na hindi nga si Blackie yung malaking asong yon na nasa aming harapan. Dahil unang-una ay hindi mapupula yung mga mata ni Blackie. Sumangayo naman yung tatay ko noon sa akin. At inakma sana niyang lapitan yung asong yon. Ngunit umangil po ito ng malakas. Sa pagkakataong yon, handa na sana yung tatay ko na atakihin ito. Ngunit bigla po yung tumakbo, papalayo. Pinapasok ako ni tatay sa kubo. Dahil may narinig kaming umiiyak. Wala na akong nagawa noon kung hindi sundin yung aking ama dahil habulin daw niya yung asong yon. Tumakbo nga yung tatay ko upang sundan yung naturang aso. Ako naman ay pumasok sa kubo at naabutan ko nga yung nanay ko na umiiyak habang niyayakap si Lola. Nang mga sandaling yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig at parang hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Dugaan po kasi yung bandang tiyan ni Lola. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, lalo na nga nang sabihin ni nanay yung mga nangyari. Naalimpungatan daw kasi siya nang marinig na umuungol si Lola. Kaya't napabangon nga ito. At ganoon na lamang din yung takot niya nang maabutan nga niya na may malaki at itim na aso na tila may ginagawa sa may bandang tiyan ng aking Lola. Sakto rin hindi gaanong maliwanag sa kubo ng gabing yon dahil pinapatay ni Lola yung ilaw. Kaya't inakala niyang si Blackie lang daw yon. Ngunit natakot siya nang makitang may kakaiba sa asong yon at maging sa may bandang tiyan ni Lola. Nang mapagtanto nga niya kung ano nga bang nangyayari, ay doon lamang daw siya napasigaw. Nang makabalik naman yung tatay ko noon, ay binalita niya sa amin na hindi nga niya nakita pa kung saan nga ba nagtungo yung malaking hayop na kanyang hinabol. Sinabi na lang din ni nanay sa kanya kung ano nga bang nangyayari kay Lola. Wala na rin po kaming nagawa noon, kung hindi yung tanggapin lang kung ano yung sinapit ni Lola. Wala na po itong buhay at meron po itong sugat sa kanyang tiyan. Hindi naman kalakihan, pero talagang nakakapangilabot. Natakot nga ako ng husto ng malamang aswang daw yon, yung umatake kay Lola. Hindi naman ako makapaniwala noon na yun pa yung magiging dahilan ng pagpanaw ni Lola. Kahit sabihin pa nating mahina na rin po yung katawan nito at parang naghihingalo na, ikinalungkot po namin ng husto yung mga nangyari.
Medyo kumalat po sa baryo namin yung tungkol doon. Kaya't kinausap kami ni Aling Nora nang gabing nangyari raw yun kay Lola. Hindi raw sila nakatulog dahil sa walang tigil na pag-alulong ni Blackie. Yun din siguro yung naririnig ko mula sa kanilang bahay ng gabing yon. Kahit na ano raw yung kanilang gawin ay hindi tumatahimik. Pero yung nakapagtataka, kahit nagsigawan na rin po kami noon ay wala raw silang narinig. Nagtaka po kami noon. Nung binuburol po si Lola, ganun din po yung pagtangis ng asong kanyang paborito. Nahalatang nakaramdam din po ito ng lungkot sa mga nangyari. Wala na rin po kaming nagawa noon pero hindi na rin bumalik yung asong yon. Nag-iyakan na lang po kami noon nung ibinurol si Lola. Pero alam po naming aswang talaga yung may gawa noon sa kanya. Gayunpaman ay hindi na po namin ito nakita pang muli. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga matiyagang nakinig.